Bong, kaya. Bumatay ko din lang ko, ha? Yan sa ulan na ito. Kaya parang bumatay na yan. Ah, pero... 100 years old. Siyempre lang ko. Sunugin mo. Piliping mo ako. Para sa nanay ko. Kriming ko. Alam mo, baka ninyo, na may tao ko ron. Baka magbundo mo, na may tao. Kuha, pabutang na. Either dagang tapol o wag yun naman ni ganang nita ka ron kung anong ilubong ni ato na nilidong ka rin. Ano ba siya? Open din na. Mike mo po. Ito ay nagkanto high one eh. Ang sabi ko makayo, kasabdan talang mo niyang panpon ng paglangit. Huwag ka palas dupi. O, sige, ang sipa ko tanah. Para makulit na mo. Mayor, nabitin ka sa cemetery. Kung sa palimong gusto yun mo? Wala man mabitin, pero mas gusto ko unta na mas dagang pangutana pa. Kay dagang mga ikaw nga yung
may itatanong pa na tumulaman ng tao. What I'm trying to say is that at that short of time that I was sitting there as a resource person, ako yung may, the one who has who had the longest experience dito sa Mangguhirma. I was a prosecutor, then I was vice mayor, congressman, and then presidency. Ako yung may maraming experience na kadaanan. Yung pinaka-importante yung nakatulong talaga sa akin, yung pagka-abogado ko at naging prosecutor ako. Medyo, hindi naman isa pang nagyayabang ako, pero kapak ko talaga yung crime and criminality. And criminal. Mabuti na naman ang buong sambayanan Pilipino na talagang hardline. Hindi naman ako galit. Yung sabihin mo na may dapay galit, kaagad ako sa puso. Hindi yun, but hardliner talaga. Kaya nga ako nagturo sa Police Academy. At hindi ako nagturo dito sa mga colleges and universities. Pwede naman sana dito lang ako noon. Kaya lang, talagang sinadya ako na mag-travel ako ng mental. Pagkatapos ng trabaho ko sa ako, kasi gusto kong magturo sa mga pulis, pati sundalo. Ito, importante ito, itapon ninyo sa labas, sa Manila and everywhere. Baka hindi kasi niya ako na buha yung takbo ng otako. Kasi matagal ang tatay kong gobernador dito sa province of Davao. Wala pa itong Davao del Sur, wala pa yung Davao del Norte, Davao Oriental, wala pa yan. Isang Davao lang yan. Ang capital, Davao City. At matagal ang tatay kong gobernador, so isang probinsya yung hawak niya. Kaya kung pupunta siya sa Davao del Sur, hindi siya magpupunta na ng Davao del Norte o Nisende. At kuminsan pupunta siya ng Oriental, magsasakay siya ng barko ilang araw, kasi Davao del Oriental yung facing the Pacific Ocean. Ganun kalaki ang Davao. So more or less yung isang malaking lugar, magulo yun. Hindi naman kaagad-agad, pero putukan dito, putukan doon. Kaya ako nasanay na nanonood sa tatay ko yung usap niya palagi, yung probinsya commander, yung mga Philippine Army, probinsya ka officer isa yung sa police BNP. Kaya parang may akong input sa buhay ko. Kaya galit talaga ako sa, kasi ako galit sa isang tao na galit ako sa lahat. Pati yung mga police alam nila na mali is mali, druga is druga, hold up is hold up, kidnapping is kidnapping. Kaya sabi ko, pag nagsalubong tayo sa isang kanto, nagulo talaga. So, ano? Mayor, sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senatiri, yung statement mo na may draft na daw na submit sa ICC. Anong reaction natin? Alam mo, kung maniwala kay ni Trillanes ang bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagotin yung buwanan. Wala. Yan ang isang misteryo
na yung isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulol. Kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung magkakala mo, ano? The idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yan, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na doon, matagal nang kasabay siguro ng nitong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles, ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pag-akala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, at bakit nakasali na, sumali na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga, bunganga, keke. Kala mo na sundalo, tangin. Wala, ano ang contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka lang mo, hero? What have you contributed to this country? May inhatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na inhatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo, pag tumakbo ka kanyanin sa Caloocan, doon ako magkampanya. Utang ina mo, doon ba ako makita? Doon kita baboyin. Talagang baboyin, talagang baboyin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates mo sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sinasabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Ang problema nito, ang hindi ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito? Buang-buang bago para sino. Mayor, ngayong All Souls Day, bali, ano po ba ang mensahe niyo sa inyong parents considering ang mga nangyayari ngayon sa inyo? Well, maybe sa langit, no, sa yulo, I'd like to assume or presume na sa langit ang tatay pa rin nanay. Ikita naman nila ang sasal. At malapit na rin ako. Tanda na ako. Kunti yung panahon na kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Eh, sabi ko dyan lang, sa isang kanto, tinuro ko nga bibong nasa dyan para hindi ko dalawin. Yung mga ganun ano, because of my Chinese ancestry. Di ba alam ng tao siguro na may duwa ko yung
Mayor, what can you say about dun sa mga nagsasabi na dapat din daw lalahanin yung mga naging biktima daw ng TJK? Siguro, sa 100 may palpak siguro na sa tanong ko, ito ang mga pulis natin mabuang ito? Kasi dumadaan ng psychiatric test. May psychological sila, examination. Hindi naman itong bago mga pulis ng Pilipinas, pulis ko noon na magpatay ng... Ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa druga, hindi lang sa druga, hindi alam ng Pilipinas. Nung bago akong mayor, maraming kidnapper, hold-upper. Nakita ninyo dito, kayong mga taga-Davao, dyan, dinidisplay ko sa daan. Yung mga kidnapper, hinahayaan ko muna na paramihin ko yung langaw bago paramihin ko sa punerarya rico ninyo. Galit na kagaso kriminal, lalo na ang droga, kasi sisirain nila. Ang market kasi ng droga, bata. Mga anak natin, teenager, high school. Pag nasira yan, sira na ang buhay niya. Sira na ang pamilya niya. Wala ng future yung bata na yan. Tapos pinaaral hanggang college, dugo at pawis ng nanay pati tatay. Pagdating doon sa college, bigyan mo ng droga, bigyan mo ng siyabo. Pag naloko, napurnada ang pawis nila. At ganun na lang kung gaano sa kumots Tagalog. Ang ginaganon? Wala Tagalog dito. Yung kinakrampol. Ganun na lang. Wala akong patawa niya. Basta yung droga, kidnapping, or criminal. Huwag natin yung pag-usapan. Alam na dito sa dami. Kayo nandito ngayon, nakikinig kayo. Pati sa likod ko, nakikinig ngayon dyan. Kung ikaw ay hold-upper, kidnapper, umalis ka na. Kasi pag naabutan kita, putang ina, ilibing ko talaga dyan sa pakantino. Mayor, bumisita po si BBM kung sa linina ng kanyang papa o kanyang ama. Sabi po nung mga nakararamin na wala ko po din silang utang na loob sa iyo. Ano po yung ano po din? Wala silang utang na loob sa akin? Yes po. Kasi kayo po yung dahilan kung bakit na-ibing po yung kanyang papa doon sa linina ng kanyang. Wala ako utang na loob sa kanila. Wala rin ako. Wala silang utang na loob sa akin. Yan yung utangan ng loob dito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Wala akong... Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. If they offered to say that statement, they are utterly ridiculous. Lahat yung trabaho ko, Mayor, aside dun sa mga victim ng JK, na nanawagan din ng mustisya ang pamilya ng mga pulis na nag-ano ng war with us. Yan nga. Ang mahirap ito, mga ganitong human rights. Tinitignan nila ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo, biktima ng ano. Eh, paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalipin din dito, banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa duro? Kayong mga dumugista, talagang papatayin ko kayo. At kayong taga-Davao, alam ninyo. At malita ako isang araw sa pumaso niya. Maaga ka dito. Mayor,
po ang reaction natin dito tungkol sa statement ni Senator Ignacio na dapat ihinto na yung investigation ng war on drugs? Wala ko pakialam kung mag-imbisigar kami hanggang... Pero I would appreciate... alam mo, hindi yan ang... Okay, maganda yung sinabi ni Senator Ignacio. Isa yan kung bakit. Alam mo kung bakit. Ito, nagawa ito ng Rosilio kasi may negosyo pa ang tatay pati yung nanay ko. Yung buhay sila. Pero hindi yung milyon-milyon. Yung hanap buhay lang. Nung namatay ito ang tatay ko, dahan-dahan lang pinagawa ng nanay ko. Kasi love niya eh. Pero kami, kayo. Alam mo rin yun, kayo mga taga-Davao. Wala akong... Kaya kung patawag ako ng patawag sa Manila, padala nila ako ng ticket. May pera ako, may retirement ako. Malaki. Ang problema, hanggang kailan ako mabuhay sa mundong ito? Retirement pay ko na lang ang doon ko papunin yung pamasahe ko. Meron kung sa meron. Pero hindi. So, hindi ito tatagal ng 7 to 10 years. Buti sana kung may mag-disponer sila na sipa nila. Hindi lahat ng tao na official presidente ng Diamond sa nakaw. Alam nito yan. Mayor, nabanggit niyo po na hindi enough yung time doon sa Senate hearing. Bali, ano pa po ba yung mga bagay na gusto niyo pang ma-open or ma-discuss doon? Basta gawin ng gobyerno, hintuin ang... Kasi gobyerno yan, hintuin hindi yan droga. Kasi yan talaga ang puno. Masisira ang bayan natin yan. Kawawa ang next generation. Yung nag-high school, pati maging college. Huwag na masyadong nasa media kasi alam ko, drugis pa kayo lahat. Mayor, kung iinvitahan ka sa Quadcom na rolo ng Congress with regards investigation sa Wang Lugas, pupunta ka ba ngayon? Alam mo nga ko nito yan. Hindi naman ako nagpapasuklado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Kung gusto nyo malaman nila na extrajudicial killing, sinabi ko wala. Maraming patay. Pero sinabi ko, sabi ko, hindi na magbina pa rin. Kung paulit-ulit lang nila, okay na lang baka, pero total pareho rin ang sagot ko. Mag-debate lang kami, mag-debate noon. Kayo rin ang sagot ko. So kung anong gusto nilang malaman, tignan lang nila yung tape sa proceeding. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung may mga sila ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. But labat. So hindi ka pupunta, Mayor? Kung hindi tayo? Depende sa katawan. Hindi mo siguro sila maniwala nung unang... Unong invitation nila na sabi ko, kung sa iyo, I'm not good. Ay, magsi-74 na po ako. At mahina na yung katawan ko. Mayor, kung babalik ka sa Davao bilang mayor, anong gusto mo pang ipaano gagawin dito po? Alam ko, mayroon lang. Behave lang tayong lahat. Kung ako maging mayor ulit, pakiusap lang. O talagang galing sa loob. Lumayo na lang kayo, Davao. At hayaan ninyo ang